iba yung tinatawag na voidable marriage sa void marriage. Kasi when you say voidable marriage, valid, may effect of validity of the marriage until declared by the court as annulled. Unlike this case, void yan from the very beginning. But of course, for purposes of remarriage, kailangan tayo mag-file ng petition for nullity of marriage kung gusto kang magpakasal ng pangalawa. Alright, thank you, Kuya Mark. Unahan ko na. Kong Migs, ano po ba ang mga void marriages o yung mga kasal, ma'am, na walang visa? Well, sa una, no, pinag-usapan natin to earlier on, yung ano ba yung mga requisites ng marriage, diba? Yung mga essential requisites, fundamental requisites. So basically, kung wala yan, yung pinakauna, no, pinaka-basic, kung wala yan, void ab initio. Yes. Yung mga example, very specific. For example, nagpakasal ka, you are 15 years old. Then ilagay mo sa marriage contract mo, 18 years old ka. It means nagpakasal ka below 18 years of age, even with the consent of the parents. So even with the consent of the parents, void ang kasal. Second, nagpakasal kayo, tapos ang nagkasal sa'yo, hindi si pastor, kung hindi si, yung tinatawag na sakristan. Sa Chagastan. Yan. Walang authority to solemnize marriage. Except, may exception dyan. If either or both of the contracting parties believe in good faith, believe sila, naniwala sila na may authority pala yung tao na yan, so valid ang kasal. For example, what, paso na pala yung authority nito solemnize marriage. Nagpakasal pa rin sila. They believe in good faith. So yan, valid pa rin ang kasal. But as general rule, pag walang authority ang mag-solemnize, void ang kasal. Third, walang marriage license. Pang-apat, yung mga bigamous or polygamous marriages. But may exception dyan, yung mga Muslim brothers natin, pwede silang magkasal hanggang apat. And yung mistake as to the identity. For example, pinakasalan mo. Kamukha lang pala ng fiancé mo. Kamukha lang kasi identical twin. Hindi pala yun. Oh boy, nagkasal. As mistake as to the identity ng isang tao. Or pang-anim, yung hindi mo, nagpakasal ka ng pangalawa, hindi mo pa pina-registered yung annulment of marriage mo sa local civil registry. Void din yan. Or yung tinatawag na psychologically incapacitated ka to comply the essential marital obligation of marriage. Mayroon pa, may tinatawag tayong incestuous marriage. Yung pinakasalan mo, yung lolo mo, yung nanay mo, yung kapatid mo. Yan, may mga ganun. Hindi mo alam. May mga ganun. Maraming ganyan sa mga teleserye. Di ba nakikita natin, magkapatid pala. Ang tawag doon, incestuous marriage. May mga marriages din na against public policy. Ang marriages against public policy, for example, pinakasalan mo yung collateral relative mo up to fourth civil degree, meaning up to first degree cousin. Second degree, as a general rule, valid na yan. But yung first degree cousin, hindi mo pwedeng pakasalan yan. That's a fourth degree of consent. A fourth degree ng relative mo yan. Collateral relative. Second, yung pinakasalan mo, ang stepmother mo. Ibig sabihin, grabe naman yan. May mga ganon. May ganon. Kasi, namatay ang tatay mo. Yung pinakasalan ng tatay mo, ikaw ang nag-assume. Stepmother. Parang utang lang ah. Or pinakasalan mo, ang nanay ng asawa mo. Stepmother. Oh no. Parent, mother-in-law. Pinakasalan mo. Void din yan, ha? Or for example, pinakasalan mo, in-adopt mo, tapos na-in-love ka, pinakasalan mo. Yung adopted mo, pinakasalan mo. Or yung spouse ng adopted mo, or ang ikaw mismo, pinakasalan mo yung nag-adopt sa'yo. Void din yun. Or yung tinatawag na adopted at saka yung legitimate child ng kapatid din yan eh. Or same adopted kayo sa isang tao, void din yan. Or may plano kang pakasalan yung isang tao, pinatay mo yung asawa niya, para pakasalan mo siya, that's against public policy. Yun ang mga void marriages. Ang dami pala kong mix, ano? Kaya nga, huwag ka na lang magpakasal. Huwag ka na lang. Yun yan. Pwede. So sinasabi lang natin yung paisa-isa, kasi ang daming klaseng marriage, may mga defect marriage, for example, legal separation, yung tinatawag na voidable marriage. Ito naman, yung mga void marriage, it means walang visa ang kasal from the very beginning. Ma'am, narinig ko kanina yung word na incapacity, psychological. Ano bang ibig sabihin nun sa para matawag na void ang isang kasal? So, usually, no, yung mga ganito, yung sinasabi na kayo na buang. Hindi siya buang. Murag na buang lang. Nabuang sa gugma? Nabuang sa kanyang partner. Okay. So, ngayon, yung konsepto ng psychological incapacity, it's very personal na, no? Personal condition siya na
because of a partner, parang because of a certain partner, you bring out the worst in me, di ba? Kumbaga, parang pag nagsama kayo, you're psychologically incapacitated. Hindi mo kayang i-pursue at gawin yung mga yung mga bagay-bagay of the marriage. Parang your failure to comply, you cannot comply. The essential marital obligation of marriage, obligation to love. Hindi mo kayang mahal, hindi ka marunong magmahal. Obligation to be faithful, obligation to take care, to give mutual love. May mga ito yung tinatawag na abuse grounds of nullity of marriage. Yes. May mga exceptions, may mga example diyan. For example, you are an antisocial personality person. Ano yung antisocial personality disorder? Yung irresponsible ka. Aray. Yung tinatawag na you have a criminal attitude. Ang grabe yan. Masindi. Manipulative ka na pagkatao. Wala kang pakialam sa damdamin ng ibang tao. O sa maraming boyfriend ganyan. Mo, sa girlfriend mo, wala kang pakialam. So you are an antisocial personality disorder. Yung isa naman, yung tinatawag na borderline personality disorder. Ito yung mga nabasa ko based sa mga hinahawakan kong kaso. What do you mean by borderline personality disorder? Mood swing. Yung mga bipolar, minsan mabait, minsan hindi. Yun, mood swing. Then, yung ipush niya yung tao na mapalayo sa'yo. Ayaw niyang lumapit yung tao sa'yo, at tao sa kanya, ayaw niyang lumapit, but gusto naman niya ang lasting and loving relationship. Parang iba. Iba yung parang paayaw-ayaw, tapos gusto. It means mood swing. Paiba-iba yung minsan mabait, minsan sweet, minsan hindi. Mood swing yun. Ibig sabihin, borderline personality disorder. May pangatlo pa. Yung tinatawag na narcissistic. Ito yung another common. Yung may high sense of importance sa kanyang sarili. So it means mas mahal niya ang kanyang sarili. Parang feeling importante siya. Feeling niya, parang gutom siya sa admiration or ng ibang tao. Yun ang tinatawag na parang feeling siya yung king, siya yung si sultan, siya si Rena, parang ganun. Yun tinatawag. Sirena? yun ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Gabi, no? Malalim pala ito. Ito yung mga pinaka-common na grounds ng mga psychologists na ginagawa nilang dahilan that is a person is a psychologically incapacitated to comply the essential marital obligation of marriage. Kung mix, batay sa mga paliwanag, sinabi nasabi nga na kung nabuang na, no, kung asawa. Grounds ba yan for declaration ng nullity of marriage? Yes. Yun nga sinasabi ni Kuya Mark earlier, parang abusado to. Ito yung pag gustong-gusto mo nang makawala, sabihin, ay psychological incapacitated. Mag Article 36 tayo para mapawalang bisa. Because nga, ang sasabihin nila, eh hindi ko nga magawa yung obligasyon ko bilang asawa. Kaya ako nagiging babaero. Kaya ako nagkakaroon ng mga side chick, side boy, or whatever man. Sideline. Both ano to eh. Diba lalaki and babae? Kasi nga, parang dahil sa kanya, hindi ko nagagawa yung faithfulness. And so, pag tinignan yan ng korte na mukha nga itong dalawa, hindi nagkakasundo at hindi nila na-fulfill yung duties nila sa husband and wife, as even a parent, no? Ay magkakaroon ng grounds for psychological incapacity. And pag na-grant yun, nagkaroon ng final court order na na-register mo, patrayuhin natin. Ulit. Iba yung buang sa psychological incapacity. Yes. Ang buang, hindi mo alam yung ginagawa mo. Mm-mm. For example, buang ka, hindi mo alam na dito pala dapat magsuot ang damit. Minsan, naglakad ka rin, nagkubutubad, buang ka. Iba yung buang sa psychologically incapacitated. Ang buang, grounds yan for annulment of marriage. It means the marriage is voidable. Kasi minsan kasi, parang may mga, may yung tinatawag sa Bisaya pa, buwanon. It means minsan, mga lunatic na person. Yes. Minsan, nasa lucid interval siya. Minsan, nasa tamang pag-iisip. Minsan, hindi. Yun ang mga lunatic na pagkatao. It means minsan buang, minsan normal. Yan ang voidable marriage yan. But yung psychologically incapacitated, nandyan na talaga sa system mo yan. Yes. It means it is grave. It is incurable. Mabuti pa yung buang, pwede ma-cure. But if you are a psychologically incapacitated na pagkatao, it is grave. It is incurable. And it is permanent. Kahit anong gamot ang ilagay mo dyan, ano rehabilitation ang ilalagay mo dyan, wala na pag-asa yan.
So, nandyan na kasi sa system niyan, maybe because of sa kanyang environment, paano siya pinalaki, ng parents niya, yung environment niya, mga kaibigan niya, and maybe nandyan din sa pagkatao talaga niya. So, that's why may epekto yung pag-iisip niya sa iba yung pag, ang tanaw niya with respect to love, with respect to relationship, with respect sa yung tinatawag na tulong sa kanyang asawa, support sa kanyang asawa, or faithfulness sa kanyang asawa. Kung Migs, hindi man pwede verbal, di ba? Dapat patunayan to sa korte. Yes. And usually, titingnan niya, no? Sinasabi ni Kuya Mark earlier na incurable siya. Yeah. No? Kasi titingnan siya, minsan tatanungin, eh, bakit, ano, hindi naman nakita. Nakita ko yung good side niya nung nililigawan ako kasi best foot forward usually yung mga lalaki. Even mga babae, di ba? Sasabihin ng korte yan na, yun nga, ever since pa pala dahil sa kung paano siya pinalaki or kung ano man yung environment na ina-explain ni Kuya Mark, ganyan na pala talaga yung ugali niya. Nag-manifest lang or lumabas lang sa panahon ng kasal na sila. So parang naging trigger pa tong si asawa. Dahil nabulag sa pag-ibig. Oo. Ay, ganun. May so, iba siya, nabulag sa pag-ibig. Murag nabuang lang, pero dili nabuang. Murag lang. Kaya yun nga. Parang trigger eh. Ngayon, di ba, yung mga millennials yan yung term, ay, na-trigger ko. So, itong partner mo, natitrigger itong aspeto mo within you because of whatever reason, no? Kung paano ka pinalaki na hindi mo nga magawa ang mga itong fulfillment and obligations, mga bagay-bagay. Kaya siya parang psychological in your whole psyche or whatever, incapacitated ka na to fulfill these obligations of marriage. But only towards one person. Kaya hindi ibig sabihin, pag ganyan ka, hindi ka pwede magpakasal ulit. So, there is no such thing as res judicata in annulment of marriage based on psychologically incapacitated or based on psychological incapacity. It means, maybe you are psychologically incapacitated sa asawa number one, but fit ka sa, sa asawa number two. Parang ganun, ang ibig sabihin doon. Or three, or four. Grabe, nagbibilang. So, sa psychological incapacity na grounds, kailangan po ng psychologist or physician examination, Kong Migs? Sa una, ganito. No? Usually, kailangan yan. But, with the latest jurisprudence, I think, noong 2021, 2020. Ang sabi ng batas, under the new law, totality of evidence. Yes. It means, hindi siya kailangan, but makatulong. Mm-mm. For example, yes, sa batas, nakalagay sa batas na hindi mandatory na kailangan mag-present ka ng psychologist or expert witness to testify that your ex-wife or your ex-husband is psychologically incapacitated to comply the essential marital obligation of marriage. Hindi mandatory, but makatulong yan. For example, you're handling a case. May, do you say totality of evidence, daming ebidensya mong i-present. But mas maganda, mag-present ka din ng psychologist, but hindi lang siya matatawag na mandatory kasi sabi ng batas, to prove psychological incapacity ng isang tao, ang basihan ng batas is totality of evidence. So it will help. It will help. Yes. Dati kasi usually yan yung tinitingnan. Alam naman natin, medyo mahal. At least, di ba, binigyan na consideration ng ating mga judges, justices, itong pagkamahal ng psychologist, psychiatrist. But tama nga, di ba, sabi ni Kuya Mark, it really helps your case. Kasi kailangan, hindi man yung mga judges natin, hindi naman sila eksperto pagdating sa mga psychological aspects. Iba yung science ng psychology, iba yung science of law. So, for example, sinasabi ko yung narcissistic personality, antisocial personality, borderline personality, that is a science of psychology na kailangan i-explain yan sa isang expert in that field.